Sino ka kung walang nakakakita sa'yo? Ano ba ang mga bagay na kumakain sa oras mo pag nag-iisa ka? Meron ka bang addiction? Yung para bang nakatali ka, gusto mong tumakbo, hinahagupit ka pero wala kang magawa. Ganyan ang ginagawa ng addiction sa atin. Ayaw mo na, gusto mo nang tumakas pero wala kang magawa. Ilang beses na nangyari sa'yo? Ang ganda ng plano mo pero sinira ng biso mo, sinira ng addiction mo. Kailan ka ba titigil? Kailan ka ba gigising? Paghuli na ang lahat? Ang mga taong nakakulong, ang mga taong nasa rehab, o yung mga taong mga nasa labas at hindi naman nakakulong at hindi nasa rehab, pare-pareho lang tayong makasalanan. Kung sino man ang nagkakasala, siya nga ay bihag ng kasalanan. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng patawarin ang taong walang kasalanan. Ang pinapatawad lang ng Diyos, ang mga makakasalanan. Katulad ko, makasalanan, pero binago at pinatawad ng Diyos. Kahit ano man ang addiction na nilalabanan mo ngayon, kaya ni Jesus sirain ang mata ni Kala. Kung ano man ang addiction na yan, kaya niyang baliin, kaya niya tayong palayain dyan. Maaring ikaw ay lumalaban sa addiction ng pornografiya, sa immoralidad, alkohol, sa drugs, sa labis na pagmumura, o sa masamang ugali na hindi mo mabago-bago. Ang Diyos ay nais niyang magpalaya sa atin dahil ito talaga ang kanyang ginagawa. Ang kagalingan at ang kalayaan ay dinadala sa atin sa spirito, kaluluwa at katawan. Hindi ito magagawa ng sino man sa atin, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Sinabi ni Kristo Jesus, sinugo siya ng Ama upang ipahayag sa mga bihag na sila daw ay lalaya at sa mga bulag na sila ay makakakita. Isinugo siya ng Diyos upang palayain ang mga inaapi. Kung dinanggap mo si Jesus, ang Espiritu niya ang nananahan sa iyo. Meron siyang pakialam at meron siyang naisin sa ating katawan. Gusto niya na alagaan natin ang ating mga sarili at hindi sirain ang ating pangangatawan. Ang Panginoong Jesus, ang gusto niya, tayo'y baguhin niya para maging kawangis niya. Para maging katulad ni Kristo, araw-araw ang ating buhay ay maaari tayo magtagumpay sa ating kasalanan. Ang Panginoong Jesus din, mababasa natin, siya din ay tinukso. Siya din ay dumanas sa iba't ibang mga temptasyon sa kasalanan. Pero ito'y kanyang napagtagumpayan, kaya naiintindihan niya ang ating nararamdaman. Kung hindi tayo magiging tapat, hindi tayo pwedeng maging malaya mula sa mga addiction. Kaya una sa lahat, aminin natin na meron tayong problema at hindi natin kayang magpatuloy ng ganito. Sa mundo, ang sabi sa ating mga lalaki, huwag kang aamin kahit anong mangyari. Kahit mahuli ka, huwag kang aamin. Pero sa Diyos, kung hindi ka aamin, hindi ka mapapalaya. Ang mga taong umaamin, doon lamang nagsisimula ang pagbabago sa buhay nila. Aminin natin na kailangan natin ang tulong ng Diyos at ng iba. Hindi natin kaya sa sariling lakas natin. Sabi sa Biblia, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Tayo ay dapat tumawag sa Kanya ng buong lakas para humingi ng tulong sa Kanya dahil naririnig niya tayo. Naririnig niya tayo sa kabila ng ating kahinaan. Tuwing natutukso tayo, gumagawa si Lord ng paraan para mapagtagumpayan natin ang tukso. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Yung iba, ang pagbabago sa kanila biglaan. Pero sa nakararami, ang pagbabago ay mabagal at araw-araw na laban. Kuminsan hindi natin alam kung bakit hindi pa natatapos ang mga pagsubok sa buhay natin. Pero alam natin na araw-araw pwede tayong lumapit sa Diyos para tulungan tayo at humingi ng kalakasan. Sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw, ang kanyang katotohanan ay parang isang tubig na naglilinis ng ating mga isipan. Iwasan natin ang mga bagay na nakaka-trigger sa ating mga maling ugali. Huwag natin ilagay ang ating sarili sa mga bagay na alam natin na magdadala sa atin sa temptasyon na yan. Hindi natin dapat nilalabanan ng temptasyon. Tinatakbuhan natin dapat ito.
kinakailangan natin maghanap ng mga bagong kaibigan na tutulong sa atin sa pagbabago at ang mga lumang kaibigan natin na humahatak dito sa ating dating buhay ay iwasan naman natin. Maghanap ng isang accountability partner para mapagsabihan niya tayo kapag tayo ay naliligaw. Kinakailangan natin mag-develop ng godly and good habits na mga pagong ugali at disiplina katulad ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-i-involve natin sa mga gawain sa simbahan, pananalangin, at iba pang mga bagay na katulad na to. Hindi lang tayo tumitigil sa mga maling gawain, kundi tayo ngayon ay naglilingkod sa Diyos ng buong lakas at gumagawa ng nais niya. Kinakailangan meron tayong ipapalit dito na mas mabuti at magbibigay sa atin ng tamang direksyon at layunin sa buhay. Kung dati kang sinungaling at palamura, ngayon, gamitin mo ang bibig mo para magsabi ng totoo at magpuri sa Diyos. Kung dati kang sumasama sa mga taong may bisyo, ngayon sumama ka na sa church sa isang grupo ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Ang totoo niyan, kahit yung mga Kristiyano, kahit yung mga taong mukhang matatatag, sila din ay may mga pinaglalabanan. Pero kay Kristo Jesus, nakakahanap tayo ng katagumpayan. Kapag tayo ay nanghihina na, napapagod at nawawalan ng pag-asa, nandyan ang Diyos para tulungan tayo. Huwag tayong matakot or mahiya na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon sa panibagong buhay. Mahirap man ang laban, pero kay Kristo, may paraan. Pumili ka. The choice is yours. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo ngayon. Sa lahat ng nanonood sa amin, Panginoon, na naghahanap ng kalayaan, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na paikot-ikot na lamang ang laban ng kanilang adiksyon sa kasalanan at anumanyan, Panginoon, sa kabila na sila'y nasasaktan, Panginoon, tinutuloy pa rin nila ang kasalanan na ito. But Lord, we pray that you would free them. Lord Jesus, aming dalangin na pumasok ka sa buhay nila, Panginoon. Baguhin mo po ang isip namin, Panginoon. And teach us your word, Lord. Convict us from sin. And Lord, sa oras na ito, dinadalangin po namin na abutin mo po ang lahat ng mga nanunood upang ikaw, Panginoon, ang siyang maghari at ang iyong layunin ang siyang matupad sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.